Mga ma'am, share ko lang po sa inyo kung ano nga bang ginamot ko sa allergy sa ulo ni Bibi. Bacterial infection ba siya or pigsa? So, ma'am, kaya ako nag-vlog ngayon kasi share ko lang po sa inyo na ngayon, tag-summer, mainit na panahon, puso talaga ngayon yung tumutubo sa ulo. So, una pa lang, buwang araw lang yung tumubo sa dito sa liit niya, tsaka dito sa mga mukha niya, pati sa ulo niya, buwang araw lang talaga ang nagsimula. So, tumagal po, unti-unti siya lumalaki. So, ayun na nga, nagpa siya kami na ipa-check up si baby. So, ayun na nga, niresetaan siya ng kuha mo si Club, liquid siya. Tapos, liquid din na cetirizine. So, para sa kate po yun. Nagaling po siya, mga isang linggo bago siya gumaling. So, ayun na nga, di ko naman di kasi inaasahan na babalik siya. First time ko kasi nakaranas dito sa anak ko, dito sa pangalawa kong anak. Sa unang anak ko kasi hindi niya naranasan yung mga ganitong tumutubo sa ulo. Yung parang bukol-bukol siya, tapos magkakaroon siya ng nana. So, dito lang sa pangalawa kong baby. So, ayun na nga, nag-worry ako kasi pagdating sa gabi, hirap siya matulog, iyak ng iyak, hindi siya makatulog ng maigi. Kasi dito, ang lalaki ng bukol dito sa likod ng ulo, dito sa kabila. So, hindi talaga siya makahiga ng maayos. So, ang ginawa ko talaga, matulog lang siya dito lang talaga siya sa dibdib ko. So, ayun, patulog siya sa dibdib ko. Nakadapa siya. So, kawawa yung bata. So, ayun na nga, bumalik na naman siya. So, alam mo, ayaw ko lang, papacheck up na naman. So, antibiotic na naman. Another antibiotic. So, ang kinagawa ko, nanood na lang ako din mga vlogs din ng iba na makakuha ko ng mga tips kung ano nga ba talaga ang pwedeng igamot sa baby, kasi sa ulo na baby. Kasi nga, ano pala yun siya? Bacteria talaga siya. So, pwede siyang nakawaan or either dahil sa init ng panahon, sabi ni Doc. So, kaya ang ginawa ko, ginamot ko siya ng iodine. Ito siya. So, nilagay ko sa isang lagayan. Pinapapatak ko siya. Tapos, ang next kong ginawa, ito, alcohol to. Ito yung dito siya, sa laman to dito niya. Nilipat ko siya dito kasi para madrops ko siya. So, nilagay ko siya isang patak o dalawang patak dito. Ito yung laman niya. So, ayun. Tapos, ihalo ko siya dun sa betadine bago ko siya ilagay ng cotton. So, pinapapatak ko talaga siya bawat sugat. Pinapapatak ko siya. So, sa awa ng Panginoon, gumaling siya. So, kung may tatubo na naman ulit, pinapapatakan ko agad siya ng ganun. Betadine tsaka alcohol. Kunti lang alcohol po. Pero sana, bago nyo po ito gawin, sana mas maganda talagang magpa-check nyo muna kayo sa doktor. Kasi hindi naman ako doktor eh. Base ko lang po sa mga experience ko. Kasi nga, mahirap naman din kung puro doktor na lang din. Tapos mamaya, antibiotic na naman. So, mas maganda rin gumagawa din tayo ng paraan, mga mamshi. So, ayun lang guys, yun lang yung ginawa ko sa anak ko. So, sa awa ng panahon ngayon, hindi na talaga siya as in lumalaki. Meron lang siya maliliit na tumutubo. Ginagamot ko pa agad siya. So, ayun na, hindi na siya umabot sa lumalaki ng bukol. Tapos sabi ni Nana, ngayon, may mga bukol na unti-unti yung mga bukol, may patubo na naman. Tapos, ginagamot ko kaagad siya. Hindi na siya dumadating sa lumalaki siya at magkaroon ng nana. Hindi na siya ganun. Katulad ng dati, natagdag talaga yung ulo niya. Dito lang sa portion na dito. Pagaling na siya lang. Hindi naman kasi ako nag-expect na mag-video ako ngayon. Kasi nga, para din yung mga sa ibang mamsi dyan na walang kalam-alam kung anong dapat nilang gawin. So, pwede nyo ma rin siyang gagawin. Pwede rin yung hindi nyo gagawin. So, yun lang. Makatulong. Bye.